Pahati, Sarne. Ako naman po si Niña Taduran. Ako naman po si Dr. Sonny Viloria at sa araw na ito ating tatalakayin ang tungkol sa laser biochelation. Aba, this is interesting, Doc. Laser biochelation. Eh, saan pa nagmula yung technology na yan? Ito yung alam mo na invento to ng mga mid-1990s, no? This was invented by the Russian. Russian yan, Russian technology. Unang invento to para sa mga pasyente for bypass o angioplasty, o nililinis niya yung daluyan ng dugo. So it's very effective and right now it is very popular sa Eastern Europe at saka maging sa Taiwan at iba-ibang Asian countries. Doc, sino po ba yung possible na ideal na candidates for this kind of treatment? Well, katulad ng sinabi ko, no, kadalasan yung mga pasyenteng nagbabara ng circulation, mga pasyenteng for angioplasty o kaya bypass na pasyente, pero even then, commonly ginagamit kasi may na-invento na rin ng mga German. Ginagamit din ito for cancer treatment right now. Pero alam mo naman, Doc, ang mga viewers natin, when they hear the word laser, medyo may inhibition. Pwede bang paliwanag yung munang mabuti itong teknolohiya na ito? Well, may sagot ako dyan. No? Sinasabi nga, the medicine of the future will involve much lights and sounds. And laser is a form of light, no? At saka ito, this is a medical innovation advancement. 1970s, 80s, wala pang ganun ito, no? Ang pinaka-ultimate effect nito, dinis ng daluyan dugo, patagdag ng hemoglobin, ibig sabihin, gaganda ang oxygenation for the whole body, which ang pinaka-ultimate goal nito ay ano? Nagpapabata. Kasi the more na may oxygen tayo sa katawan, mas mabata tayo. Ako mamaya, magandang pausapan yung nagpapabata. Siyempre, lahat kami interesado dyan. Pila. Pero Doc, gusto ko muna mag-follow up dun sinabi ni Marou na kaya may mga inhibitions yung ibang mga pasyente. Eh, ito ba ay masakit? Kasi pag sinabing laser, eh, ato po.